Hello guys! Good day pala. For today's video, gagawa tayo ng lechon kawali. Ito pala yung ating karne guys. So, binili natin yan sa palengke. Ang price pala niya is 130 pesos guys. Frozen yan. So, okay naman. Goods naman ang quality ng karne nila. Ayan. So, ang gagawin natin dyan guys, ihiwain natin lang yan sa dalawa. Ayan. Para mapalambot natin ng maayos. Papakuluan kasi natin yan mamaya guys. So bali, pagkahiwa natin yan guys ng dalawa, hihiwain din natin yung balat para mas mabilis lumutong yung balat pagkatapos natin pakuluin. Ayan guys, ganyan lang ang gagawin natin. Hihiwain lang natin yung karne. Yan. Para pag pinirito natin lalong crunchy, lalong malutong guys. Ayan, ganyan lang guys. So, proceed na tayo guys sa pagtimpla. Ito pa lang ating gagamitin na pantimpla. Sibuyas, bawang, betsin, asin, at saka paminta guys. So, durugin lang natin yung bawang. And then, sibuyas, hiwain lang din natin. And guys, lalagyan din natin ng paminta. Paghahaluin lang natin yung guys, ilalagay natin sa lalagyan na may tubig. And then, halo lang natin dyan. Ayan, dyan. And guys, lagay lang natin ang asin. And then, lagay na rin natin yung mga ibang pangtimpla. Like yung betchin, paminta. Ayan guys, yan lang ang ating simpleng ingredient sa ating lechon kawali. Lalasa na yan guys at napakasarap niyan, promise. Ayan. Paghalu-haluin lang yan guys. At ready na para pakuluan guys. Ayan na, ilalagay na natin sa ating lagayan. Ayan. Yung aking improvised na kalangti uling na mayroong fan. Ayan, ako lang gumawa niyan guys. Ayan, pati yung fan galing diyan sa aking pwesto sa electronic shop, repair shop. Ayan, papaulan lang natin yan guys ng hanggang lumambot. And then mamaya lalagyan natin siya ng panibagong pangtimpla, toyo, tsaka yung ating oyster sauce. At pag medyo malapit ng kumulo guys, ilagay na natin yung ating oyster sauce tsaka yung toyo na yan. Yan, ihalo lang natin dyan guys para medyo iba yung lasa, hindi yung usual lang na lechong kawali na pinakulo lang sa asin o ano. Yan, lalagyan natin para mas masarap ng konti guys. Sabay takpan lang natin ulit guys and then ayaw lang muna natin kumulo ng mga ilang minuto at ng mas maganda yung lambot niya. Ayan guys, yung aking improvised na kalangdi uling. Ayan guys, at ngayon guys, kumukulo na nga, ayan. So, hayaan lang natin kumulo ng kumulo muna yan guys, para mas maganda yung lambot. At ito na nga guys, after 30 minutes na, ayan, so malambot na yung ating karne. So tatanggalin na natin dyan sa lalagayan at nang mapatuyo natin guys and then mamaya lalagyan natin ng asin. Ito na guys, lalagyan na natin siya ng asin para may lasa pagka pinirito natin siya. Punas-punasan lang natin ng asin guys para malagyan lahat ng buong parte ng ating karne. So, ready to fry na tayo guys. Ayan, so nagpakulo na ako ng ating mantika. Testing lang natin kung talagang makulong-kulo na yan. So, dahan-dahan lang guys kasi puputok-putok ito mamaya paglagay natin ng karne. Pwede lang natin guys yung takip. Ayan na guys, lalagay na natin. Ayan na guys, putukan na. Hayaan nyo lang muna guys na matapos yung putok-putok ng isa na yan. And then saka natin ilagay yung isa pa. Para para sumabay na rin maluto. Pero kung malakas ang loob nyo guys, lagay nyo na kagad yan. Bahala na, putukan na. Ito guys, lalagay ko na. Bahala na, putukan na. Okay na yan. Alakas ng putok guys. Yan, hayaan lang nakatakatakit guys ha. Huwag nyo na munang gagalawin hanggang mag golden brown and then saka natin baliktad. At eto na guys, golden brown na, baliktad na natin at ayan na naman guys. Pahirap talaga magluto ng ganito guys dahil talagang hindi ka marunong, talagang tatamaan ka ng mantika. Ayan, hayaan lang muna natin guys at same din nung kanina, pagkabaliktad, dayaan mo na and then saka mo ibaliktad ulit yung isa. Lakasan lang ng loob yan guys.
Ayan. So, ayayaan muna natin ulit yan na maluto. Hanggang mag-golden brown na lahat. Wisik-wisikin pala natin guys ng medyo malamig na tubig para lalong ma-crunchy yung balat. Ayan. Ganun lang guys ang technique ng iba. At ito guys, okay na. So, golden brown na siya. Ayan, makikita nyo guys na mukhang napakalutong na talaga at crunchy-crunchy na ang dating ng ating lechong kawali. Ito, tatanggalin na natin sa mantika and then papa-anuhin lang muna natin at nang mawala ang mantika sa karne. At ito na guys, chichop na natin siya sa para makita natin yung pagka-juicy ng ating karne. Ayun, kitang-kita nyo guys, crunchy siya sa labas guys and then sa loob juicy. Yan ang masarap na lechon kawali. Yung iba kasi guys, inihiwa na nila cubes para tapos doon nila pipirituhin. Kaya lang ang problema, pagka nawala ang init ng ating lechon kawali, tumitigas siya guys kasi nga side by side fried siya. Hindi ka mukha yung ganyang estilo. Meron siyang juicy sa loob and then crunchy siya sa labas. So kahit na lumamig siya at hindi na siya ganun kainit, masarap pa rin siya, juicy pa rin ang loob ng ating karne. Eto na guys, plating na tayo. Ayan, naglalagay lang tayo ng ating lettuce para mamaya ay kasama din yan sa kakainin natin. Sausaw lang natin yan sa mayonnaise na may ketchup. Masarap na yan guys. Ayan, so ilalagay lang natin yung karne. Ayan, para i-design lang natin ng konti para maganda tignan pagka sinerve na sa ating lamesa. At ito na guys, ang ating lechon kawali. So, napakamura lang yan guys. 130 pesos lang yung ating karne. And then yung lettuce is 20 pesos lang. So, all in all is 150 lang ang gagastusin natin. So, meron na tayong masarap na ulam sa lunch. Maraming salamat guys sa pag-odd ng aking mga video. Maraming salamat po. Like and share. God bless po. Bye guys.